There's a place where lovers go. Kumakanta na kailan si Tonsin, si Mia pa, si Ronnie. Alam mo, malalaman din natin yan. Tonsi, are you okay? Hello? I'm asking if you're okay. Where the broken heart stays. Yeah! Saan man ang gagaling ko accusations mo? You can accusations? It's an observation. Look, nakipagkaibigan ako sa'yo at akala ko sincere ka. Don't use me para pasilosin ang ibang tao. Kaya mo may lunch date. Lunch date? Sino kasama niya? Ewan ko nga din eh. Hindi nga kasi namin. Hindi namin pinag-iisipan ng masama si Juan. Concern lang kami sa kanya. Sa kapatid mo, kaibigan natin. Because the children, they put their brains that the Yuan si Yuan hindi na? Sana gusto ko samahan mo ko sa birthday ko. Ayun, kasi nag-iisi. No problem. Sige po, sasama ako. Totoo ako. Ano po Yuan? Good for Yuan. Talaga, mahal naman. Alam mo, mahal na mahal kita kasi mapatatawa mo ako. Ha? Okay. Sige po, una na po ako kasi. Baka lumasin ko yun. Oo, ayaw! Ayaw! Mga nangyari sa buhay niya. Kahit kanino ayaw niya pasabi yun. At nag-promise po ako sa kanya. Pero sa tingin ko, may break ko na yung promise na yun. Yan ang hirap sa atin eh. Nag-iisip tayo agad ng masama sa ating kapwa. Kung ako, hindi niya papatawarin at hindi niyo pagbibigyan ng hindi sa bahay ng sustay ko, malulungkot din po ako. Ako man kaya nga nandito na ako eh. Peace! Peace! Maganda to, para sa'yo, tawo. Nako, pag sinuot mo yan, guwaping na guwaping ka, pre. Sige yan, pare. Kailan mo ba pinakailaman ang kagopo ko? Alam mo, nagkaroon lang ako ng mga hobbies. Nakaganyan ka lang. Kasi, bored siya. Alam mo kasi, ito na ang kulang ko sa collection ko, eh. Ha? Kaya, pesa. Please, gusto mo gusto talaga to. Alam mo, pare. Alam mo, sige. Deal tayo.
Pare, bibigay ko ito sa'yo lahat, pero... Ilalakas na sa'yo si Ronnie. Uy, ang ganda ng t-shirt na to. Ay, yabal. Bagay sa'yo, ang gapo ako sa ito. Ay, yabal. Lahat naman eh. Basta ako kontento ako dito sa songbook. Oo nga, buti lang talaga. Ang galing-galing ni mami ko lang. Alam niya na mahilig ako sa mga clips. Di nga halata eh, ha? Diba? Oo, bibili pa ako. Oy. May regalo ka. Huwag mong sabihin hintay lumabas ko bago mabuksan ito, ha? Oh, ari, buksan natin yan. Hindi naman para sa akin to eh. Eh, para kanino ba yan? Ha? Para kanino yan? Para kanino to yan? Kaya... Eh, si Neroni, pare, pare, para kanino to? Pare, wala nga eh. Maraming ka. Hindi, kasi kasama niya si Miss Gawain kasi meron daw outreach program kasi gagawa sila ng Christmas party para sa mga street children. Eh, ma'am, bakit sila po dito na yung Christmas party natin? Ang binigay na date na sa amin ng organization ay December 18. So, sa araw na yun, may seminar ang teachers. Bakit hindi nila po natin i-reschedule yung Christmas party natin with the kids? Next Saturday is Christmas Day na. Hindi pwede. Siyempre, kayong mga members ng organization ay hindi nipapayagan. Ma'am, kung weekday na lang po kaya? Alam mo, yan sana ang pala ko eh. Kaso lang, hindi pwede ang bahay tuluyan. Ang sabi nga nila, may mga nakaschedule na silang ibang activities para sa mga bata. Teka ma'am, alam ko na eh. Kung sa Saturday na lang natin ituloy? Hindi pwede. Wala nga kaming mga advisor ng organization. Kawawa naman yung mga bata. Oo nga eh. Nalulungkot nga rin ako na hindi natuloy. Pero ang ginawa ko, dinala na lang namin yung mga nakolekta namin mga Christmas gifts para sa kanila. Pero ma'am, baka naman we can find a way para matuloy natin yung Christmas party natin kasama sila. Ronnie, marami pa rin okasyon. Next time, siguraduhin kong matutuloy na to. From now on, our trust... Kamu dyan eh, pag-uyo to ito. So, busy. Pareho tayo. Hindi, yung classmate namin nila. Bilingan kami kasi ang bait daw kami. Ay, buti pa kami, regalo lang. Bait ka ba? Pero, ano niya pare, sobrang tagal na yung Ronnie. Saan kayo mga yun? Puntahan ko na lang. Okay, upo ka muna. Ha? Stay. Please stay. Hi guys! Hi Mia! Merry Christmas! Merry Christmas! Ano? Hindi, okay lang. Bibigay ko lang sana yung mga gifts. Ah, okay. Namumuna tayo. Ah, to? Thank you! You want pakibigay na lang to kay Ronnie? Ah, sure. Sure. Yeah. Ba't di nga nga pala ikutanong sa restaurant daw, mga tol? Galing namin, tumugtog kami, kumanta pa nga ako eh. Here, making each day of the year. Pero, alam mo pumunta ka doon palagi, ha? Duda, iadin mo palagi si Mia doon, ha? Mukha mo sumama ka dito ang dito yung jajay niya lang. Hello! Hi, Ronnie! Tagal mo! Boy! Ronnie! Wow! Buti naman eh! Dumating na itong mabay kong kapatid. Uy! Tulungan niyo naman ako! Guys, mauna na ako. Mia, hindi ka lang. Mamaya ka na umalis. Kasi kailangan ko yung tulong mo eh. Nakakabara naman ako sa sinihihim mong tulong, Ronnie, ah. Sige na, please. Ano ba kasi tulong yan? Nangihinayang lang naman ako. Kasi, di ba, ito lang yung opportunity natin para makatulong sa mga street children. So, gusto ko lang na mapasaya sila ngayong Christmas. Ronnie, tama naman si Miss Gawain. Kaya lang, pwede naman natin yung gawin next time na lang, eh. Oo nga naman, Ronnie. Next time na lang yan. Kaya na next time, next year. Tagal-tagal pa nun. Ronnie, can I ask you something? Hmm? Ano? You think ba kaya niyong tapusin yung project ng org niyo? Anong ibig mong sabihin? No, kasi diba, if you guys can do it without an advisor, baka kaya mong gawin mag-isa. I mean, kung gusto mo talaga makatulong. Sabi nga ni Lola, kung gusto mong gawin, huwag kang asa sa iba. So,
papayag na kayo na tulungan ako. 100% behind you. Alam nyo, ha, Ronnie, lalo na ikaw, magpaalam ko muna kay Mami. Kuya, for sure, papayag na si Mami, no? Eh, Ronnie, ito, kaya ba natin yun? Eh, bakit naman hindi, di ba? Kung magtutulong-tulong tayo, kaya natin yun. Oo, oh, sige na yun, marami pang gagawin. Likewise. Christmas shopping, family reunions. So, mas importante pa pala yun kaysa makatulong tayo sa mga bata. Responsibility, Ronnie. Ma'am, kayang-kaya namin to. Di ba kaya natin to, di ba? Oo naman. Walang hindi kakayanin. Lahat nga ho gagawin namin just to make the party successful. Yeah. Mahirap ang gawain to. Alam nyo, hindi lang basta party to. Pakakala nyo, puro laro lang to. We know that, ma'am, and we're ready for that. Okay, okay. Ganito ang gawin natin. May program sila na adopt a friend, okay? Mag-invite tayo ng mga grupo ng bata para ilabas nyo. Oh, diba? Para hindi kayo obligadong mag-party na lang sa buong center. Mas okay yun kasi mas konti lang ako, di ba? Oo nga po. Okay, pero kailangan may supervision ng adult. Kung lalabas kayo, katulad ng pupunta kayo ng mall or kung saan nyo sila gusto mong talin. Gastos ho yun eh. Paano kung walang pera? Oh, ma'am, pwede pong mag-suggest? Yeah, sure. By all means. Why not kaya sa isang house na lang, tapos doon na rin tayo mag-party? Well, that's a very nice suggestion. Dama. Naku, mukhang busy yung daddy ko tsaka yung mami ko sa restaurant eh. Baka hindi kami payagan. Hindi rin po pwede sa amin kasi baka pag sumigaw si mami, natakot yung mga bata. Eh, kahit sa amin kasi ang papaalam pa kay daddy, tas for sure, di rin papayag yun. Eh, sa house po namin, hindi pwede kasi strict yung parents ko eh. Oh, wait ha! Hindi tayo pwede mag-party sa bahay ko kasi bawal nga yun. Wala parents ko. Okay, kaya wala yun. Tonchi, sa house kaya ng lola mo, bawal din? Ilang kids po doon darating? Sabi ni Miss Gawain, isang grupo, sumalamang 10 kids. Oh, pwede na rin dito. Basta isang area lang na house yung gagamitin. Diba? Teka, Tonsi. Ikaw ba sigurado kang pwedeng gamitin to? Pumayag na ba yung lola mo? Oo. Siguro. Tonsi, siguraduhin mo muna kaya. Tawag ka muna. Eh, ano kasi, wala siya sa Pilipinas ngayon. Yeah, ingatan na lang siguro natin na walang masira. Diba? Sige, Tonchi. Yan ang promise ko sa'yo. Walang masama mangyayari dito sa house ng grandma mo. Eh, teka. Ngayon meron tayong venue. Paano naman yung food natin? Tsaka, anong bibigyan natin gift para din sa mga bata? Alam mo, Jella, eh. Huwag ka mag-alala, Tonchi. Simple lang yan, ha? Eh, di kunin natin yung mga pagkain. Nasa bahay natin, di ba? Hindi pa tayo gastos. Oh, food ko, pare. Hindi mo makalusot kaya ako kay Mami. Eh, teka. Eh, kung manghingi na lang kaya tayo ng donations, di ba? Kasi for sure maraming magbibigay sa atin kasi generous ang mga tao tuwing Christmas. Alam nyo, meron pa akong alam na mahihingan eh. Si Mama Rosa, sigurado magbibigay sa atin ng regalo. Right. Okay. Ako, mag-request ako kay na Mommy at Daddy ng food. Ako, hihingi na lang ako sa mga tita-tito ko eh. Si Lolo at Lola, sure niya na magbibigay. Ako, Ronnie, wala akong promise. Alam mo, Jerry, okay lang yun. Basta ba nito ka? At saka, nagsabi rin naman sa amin si Mia na tutulong rin siya. Kaya nga pala, asa na nangyayang si Mia? Alam mo, ang sabi na sa akin, kailangan na umalis ng maaman. Tonsi, may problema ba kayo ni Mia? Huh? Hala ah. Tonsi ah, baka naman yun. Hey, wait. Wait, son. Hello? Grandma! How are you? When? This Saturday, you're sure? Ah, okay, sige, I'll see you. Okay, bye-bye. Guys, arating daw si Grandma this Saturday! Aloy? Ano? Eh, di ba, this Saturday yung party natin?
Sorry. Hindi ko lang kasi talaga alam na darating si Grandma eh. Alam mo, Tonsi, okay lang naman yun eh. Hindi mo naman kasalanan eh. Okay lang yun, pero malungkot ka. Eh, kaya naman ako malungkot kasi... Kasi ito na yung chance ko para makatulong sa ibang tao tapos hindi ko pa magawa. Alam mo, siguro ikaw paglaki mo, social worker ka. Kasi ang hilig mo tumulong sa ibang tao eh. Alam mo kasi, Tonsi, iba kasi yung feeling kapag, alam mo na, kapagpasiya ka ng ibang tao. Remember nung nabigay tayo nung mga clothes dun sa orphanage? Iba ang saya-saya ng mga bata? Nga, no? Kalimutan ko na yun, ha? Mga sarap na feeling na yun. Diba? Alam mo, sa tingin ko, magagawin pa natin ang paraan yung party, eh. Tonsi naman, paano? Si Grandma kasi makakarating siya sa airport mga 3. Kaya dahil nga sa customs and everything, makakalabas siya dun mga 5. Tapos kung matatraffic pa siya pa uwi, gabi na nga yung darating dito, kaya pwede pa natin tuloy yung party. Tonsi, sigurado ka? Sigurado ako. Alam mo, I think magpaalam ka muna sa Grandma mo. Hindi na, sus. Okay na yun. Talaga, Tonsi? Alam mo, Tonsi, thank you talaga. Grabe, thank you so much. Okay, okay? Jun, Jerry, Kuya Party! Party! Okay, basta dapat bago magabay matatapos na tayo, tapos din tayo sa garden, tapos bawal kasi pumasok mga bata sa loob ng bahay. Okay. Ba't ako pinagtatawa na? Natataranta ka kasi. Oo nga. Tsaka lang yung sigla na habang okay ka lang. Oo! Ang problema dun sa party, basta hindi na talaga dapat mahalata ni Grandma na nag-party tayo dito. Ito, Onsi, di ba sinabi ko naman sa'yo, magpaalam ka muna sa Grandma mo? I did that. I even tried calling her up nga. Kaso, wala siya lagi. Bukas na rin kasi flight noon eh. Eh, kung gusto mo, i-cancel na lang natin yung party. Huwag naman. I know how much this thing means to you. Eh, pero kung mapapahama ka naman... Oo nga, baka mapahama ka lang, Tonsi. Okay, sige. Ika-cancel ka na yung party. Ika-cancel na. Ika-cancel? Ah! Pwede ako sumama sa business shopping. Niya naman ako kay Ronnie. Okay yung Tonsi, para mo lang kasin. Hindi na tayo sa kwarto ko, sus. Wow! Depressed ako. Hello. Pwede po ba kay Miss gawain? Who's this? Si Ronnie po. Oh, Ronnie. Hi. Napatawag ka. Natawag nga ako sa bahay niyo eh. Sabi nila wala ka na raw. Nasa bahay po kasi ako ng lola ni Tonsi eh. Siya nga pala. Binigay ko na sa center yung ano, yung address niyo dyan sa, para sa party bukas. Tsaka alam mo, tuwang-tuwa yung head ng center. Ah, by the way, 30 na mga bata ang darating dyan bukas, ha? Tsaka alam mo, nalulungkot ako kasi hindi ako makaka-attend. Pero hindi bale, pipilitin kong makadaan dyan bukas. Alam mo, hindi mo lang alam kung kaano mo. Napapasaya ang mga bata sa ginawa niyong party at matutuloy na rin. Hello? Ronnie? Nandiyan ka pa ba? May problema ba? Wala po, Miss Gawain. Oh, sige. Bukas, ha? Anyway, I'll pray for you para maging successful ang party ninyo, okay? Oh, sige po. Thank you po. Pare, siguradong matutuwa si Ronnie sa dami ng pare, pera, magdamit, pagkain na nakolekta natin. Alam mo, Bolts, believe din ako sa'yo. Alam mo, halos lahat yata ng bahay dito eh. Nahingan mo na lang regalo. Ano pare, gagawin ko to para kay Ronnie. Ano ba naman? Hindi man lang para sa mga kids. Parang ikaw para sa mga kids, ginagawa mo yan, ha? Alam mo, Bolts, wala na akong choice eh. Siyempre, kilala mo naman si Ronnie. Pagka hindi ako papayag, hindi niya ako titigilan. Kita man na. Hindi mo rin pala ginagawa para sa mga bata eh. Oh, sige na. Tama ka na. Sige na. Pero,
Ano naman nangyayari sa pagiging mo ng donation kay Mama Rosa? Boys, ano ba sa tingin mo? Konti, pare. Konti. Ang dami niyan eh. O, tara na. Sige, sige. Problema niya. Bakit? Malaki talaga. Teka, teka, teka. Ano itong problema na to? First, 30 kids yung ipapadala ng center. Akala ko 10 lang. Kung ganun kadami yung bata ang darating, mapupuno yung buong bahay. Tapos patay pa ako kay Lola kasi bukas siya darating. Paano ko mabuti na yung party? Tapos, di madami na may darating na kids dito. Di, kailangan pa natin dagdagan yung mga donation. Di pa ako makakasama sa Christmas shopping. Teka, teka. Kung ganito kalaki yung problema natin, mabuti pa i-cancel na lang natin yung party. Yun na nga eh. Tinawagan ko na si Miss Gawain para i-cancel yung party. Pero, nasabihan niya na yung center para pumunta dito tapos excited na yung kids. Eh, kung ganun, wala lang magawa, pare. The party must go on. Eh, kaya ba natin? Alam mo, Ronnie, yan ang unang-unang tinanong namin yung naisip ko yung party na yan. Eh, akala ko nga konti lang yung mga bata at saka akala ko okay lang kay Tonsi. Sige, sige. Alam nyo kasi, at this point, talaga wala tayong magagawa eh. Napasubo na tayo, unang-una kay Miss Gawain, nag-promise na tayo. Tapos, pangalawa sa center, nag-expect na talaga sila. Alam mo, parindigan na lang talaga natin. Diba? Guys, sorry ah kung napasubo ko kayo. No problem. Ronnie, ano ba naman? Hindi natin isipin yan. Tsaka naintindihan ka naman namin eh. Unang-una, napasubo na tayo. Pangalawa, gusto mo na lang mapagpasaya ng mga bata, diba? Kaya yun na lang isipin natin. Oo naman, siyempre. Alam mo, Ronnie, tama si Juan eh. Pero, ano pa gagawin natin? Ha? Ano nabihin natin? Ha? Ande, ganda yan. Okay, meron tayo dito ng committee. Yung sa food, entertainment, tsaka sa donations. Sa food, Junjun, Jelay. Sa entertainment, tayong dalawa, Borge. Tapos, sa donations, Tonsi, tsaka si Ronnie. Ayun nga, Tromida. Pero, teka lang, hindi ba pwede magpalit ng committee? Ay, hindi na. Ay, na natin. Teka, teka, ano ihahanda namin? Eh, hindi kami marunong magluto. Wawa ka naman. Hindi, ano ba? Anong gagawin natin? Don't panic, ha? Ganito lang yan. Pumunta kayo sa restaurant, tapos ibigay niyo itong pera. Ito yung pera. Sige. Alam na ni Mami yan. Siya nang bahala doon. Alam niya na, ano, 30 kids yung bibigyan natin ng pagkain. Saan na? Ang budget natin, ha? Pasok yan, pasok yan. Okay, alam niyo na gagawin niyo. Kayong dalawa naman, tutal, uso ang Pasko. Oo naman to. Ha? Hindi ko pwede kami dalawa na lang. Mangolekta na kayo ng donasyon. Hmm? Tapos yun ang, ano natin, ibibigay natin sa mga nanalo sa mga games, di ba? Okay. Games? Magigames tayo dito? Tons, huwag ka mag-alala. Parlor games lang. Hi. At kami ang dalawa ni Borch ang mag-iisip niyan. Don't worry, man. Ano, ano, ano? Hindi, hindi. Oh. Yan, 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 yan. Oh. Tayo mag-iisip. Ako, Tiger Team! Sakit na yung ulo ko. Ayaw mo, ayaw ka na makarinig na reklamo simula ngayon, ha? Okay? Okay! Okay. Para ang hinay, okay? Okay! Okay. Okay. Let's go home! Parang! Alam mo, huwag kang mag-alala kasi. Ako rin eh. Hindi ako makakasama bukas kay Daddy. Ano? As usual, nung papasko na eh, hindi pa rin tumatag si Daddy kung pupunta siya dito o hindi. Uuwi yun. Siyempre, Pasko. Gusto niya kasama kanya. Kung talagang gusto niya ako makasama, hindi lang siya sa Pasko uuwi dito. Kahit yun sa mga alam niyang importante yung okasyon para sa akin. Alam mo, Jelay, ganyan din yung iniisip ko nung nasa Dubai si Daddy. Pero sabi ni Mami, nasa malayo si Daddy para rin sa amin. Eh, papa mo yun. Ganun nga yung daddy mo eh.
umuwi siya dito kapag birthday mo o kaya kapag may special occasion. Yung daddy ko wala na, nakalimutan na niya. Alam mo, Jelly, huwag na natin isipin yan. Ganito na lang, mag-enjoy tayo sa party, tapos isipin mo, magpapasaya ka ng ibang tao. Paano ako magpapasaya ng ibang tao kung hindi naman ako masaya? Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't nagiging nega ka? Eh, kasi nga magpapasko na eh. Trip to Jerusalem, newspaper dance. Ano pa ba? Hoy, ikaw, ano naman sa kagatingin mo dyan? Pare naman, nag-aalala ako kay Ronnie. Tagal-tagal eh. Alam mo, Borge, huwag ka mag-alala eh. Kaalis lang na, 10 minutes pa lang siya makakaalis eh. Alam mo, Johan, kung ginawa mo akong party ni Ronnie, di sana ngayon di ako nag-aalala ng ganito. Alam mo, Borge, mas lalo siguro ang kakabahan pagka ikaw ang kasama ni Ronnie. Para wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Ano yan? Drama? Alam mo, ikaw masyado ang madrama eh. Alam mo, mabuti pa. Ito lang muna isipin mo. May assignment natin. Johan, pare. Paano ako mapag-isip? Ha? Kung magkasama si Tonsi saka si Ronnie. Borge, kinakabahan ka ba kay Tonsi? Eh, may Mia na yun. Busy or something. Mm-hmm. Baka naman ayaw mo lang siyang makita. Let's not talk about it na lang, ha? May problema. Ronnie. Okay, okay. I'll shut up na kasi baka lalo pong lumala yung inis mo sa akin. Kailan ako nainis sa'yo? Kung hindi ba, malapit na. Kasi alam ko naman na nag-cause ako ng malaking trouble sa buhay mo nung baka mamaya mapagalitin ka pa ng plano mo dahil sa akin. Ronnie, alam mo ba, basta para sa'yo, okay lang kahit papagaling mo mag-grab ka. Okay. Hello? Tonsi, ho? Is that you? Tonsi, listen, I'm in a hurry. Tell Myrna to clean the house. Gusto ko malinis ang bahay pagdating ko. I got an earlier flight. Hindi po kasi... Huwag ka na sumama, traffic lang. I'll see you there tomorrow. Yes, Lola. Lola? Hindi, I mean, yes, Grandma. I'll see you tomorrow then. I love you, Iho. Take care. Sige, bye. Roberts, sino yun? Pare, Grandma ni Tonsi. Mapapaagang dating. Lagot. George, pwede mo na lang sinabi na hindi ako ikaw. Pare, hindi ako mapagsalita, okay? Nagkot na talaga ako. Tonsi, ano ka ba naman? Huwag ka naman masyadong kabaan, cool ka lang. Cool ka lang. Bukas, darating si Grandma, dadat na niya isang party na hindi ko pinaalam sa kanya sa loob na kanya sariling mamamahay. Ngayon, ano gagawin nun sa akin? Si, yung kilala si Grandma. Alam mo, natatakot rin ako eh. Kasi pare sa phone pa lang, pare, boss pa lang, strict dun eh. Thank you for helping me, ah. You see, patay na talaga ako. Alam mo, ikaw namumuro ka na eh. Bakit? Lalo mo natakot eh. Ikaw naman, para ka na mamamatay dyan eh. Huminga ka muna ng malalim. Yes, thank you, ah. Hindi ikaw eh. Nakikialam ka eh. Si Tonsi kinakausap ko eh. Hindi ko alam eh. Tonsi, ito yan eh, ha? Sabihin na nating alas dos, nasa airport ang lola mo. Siyempre, bago siya makalabas ng airport, may isang oras yun, so... 3. Eh, yung travel time, simula dun sa airport papunta rito, yung walang traffic, anong oras yun? Ilang oras yun? Sa oras. Oh, doblehin mo yun. Kasi matraffic ngayon, di ba? So, more or less... Walang ko. 6. Galing mo ah. 6. More or less 6, di ba? Oh.
Buruin mo naman yun. By that time, siguradong wala na tayo dito nun. Oh, sigurado diba? Ka. Oo, oh, eh ang party hindi naman tumatagal yun ng sobrang tagal. Mga 2 hours lang yun eh. Oh, di ba? Sibat na tayo. Pero kaya kung ako sa'yo, kanong ka ba nun? Hindi. Sige lang. Bakit ikaw lang mag-isa, ha? Asan ba si Ronnie? Yun. Eh, nagpati daw siya sa bahay niyo, Yuan. Kasi doon daw siya magtatawag ng mga friends sa mami niyo na hingay niya ng donation eh. Nandun nga daw yung phone book kasi. Ayun. Ganun? Eh di... Si Junjun tsaka si Jerry nga lang pala hinihintay natin. Diba? Hmm. Tumutuan si Taman-Taman eh. Habang hinihintay natin, eh, magpagawa ka ng pagkain. Pagkain bukas, pansit, barbecue, tsaka tinapay. Yung drinks naman, juice. Okay. Tapos Iwan, sabi ng mami mo, nakapack na daw yung mga pagkain para daw din na tayo mahirapan. Kasama na rin yung dessert. Okay, so wala tayong problema sa food. Kaya? No. Yung games naman natin bukas, longest line, trip to Jerusalem. Spice game. Yun, bring me, tsaka newspaper dance. Yun. At saan siya, sa games, okay na tayo. Kulang na natin yung gifts and prizes. Ano, tinawag ako na kanina si Ronnie, ano, bukas pa daw natin makukuha yung ibang gifts, prizes, kasi donations pa. Pero more or less, no, kompleto na tayo. Okay. Hmm. So, wala na problema? Wala na. Alam ko, napipilit na tayo ng gawin to, pero kailangan eh. Wala na ba talaga ibang paraan? Iwan ang hirap naman kasi, ang papasaya tayo ng mga tao, tapos masaya ba tayo? Ano mo, Junjun? Ano bang ginawa mo kay Jelay ah? Bakit ba nagbago yung mood? Wala akong kinalaman dyan ah. Hindi ako yan. Tama na yan. Baka mag-copy ko lang pa kayo dyan. O sige, alam mo, ang gawin natin yung enjoy na lang natin, okay? Oh, alam mo, kaya, diba? Umuwi na tayo at magpahinga tayo. Tomorrow's night. Hi guys, dito na lang matutulog tonight. Ayun siya pa yung house. O sige. Patid ko na lang kayo sa driver. Okay. Okay, tara. Sige, kita kasi lang tayo, boss. Okay, ba? Sige. Ano na ba ang sabi ko? Manang! Saan na ba yun? Itong aga-akit na ito. Yeah. Tumawag kasi sa akin si Ronnie eh. Humihingi siya ng mga donations for the kids. Nandiyan ba siya? Wala eh. Pasok muna. No. I mean, dinaan ko lang itong mga to. Kasi nag-promise ako sa kanya that, you know, I'm going to be giving gifts. So, why don't you stay for the party? Wag na lang. Do you mind if we talk? We have nothing to talk about. Anyways, pakibigay mo lang to kay Ronnie, sabihin mo dumaan ako. Ano yung mga giveaways natin? Okay na ba yung mga pagkain? Sila Jelay? Oo, oh, kuya. Naayos ko na lahat. Yan, very good. Ronnie? Roy? Hoy, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Sigurado ka? Okay ka lang? Sigurado ka? Sila? Ano nangyari?
Tagal na nun ah! Darating si Grano, wala pa sila. Oy! Tonzi, umupo ka rito. Nakakahilo ka na eh. Alam mo, Tonzi ha? Ako nahihilo sa'yo, okay? Eh kasi, easy, pag late sila dumating, late matatapos yung party. Pag late matapos yung party, baka mag-abutan pa sila ni Grandma. Yay! Tonzi! Cool ka lang. Okay, cool ka lang. Masyado kang kinakabahan. At ka masyado. Sir Tonzi, nandito na po yung mga bisita nyo. Ayun na. Ayun na pala eh. Hello po! Ako si Marjorie, ang house mother ng mga bata. Hi po. Ako nga pala ako si Yuan, si Junjun, si Jelai, si Borge at si Tonzi. Thank you sa pag-invite nyo sa mga kids, ha? Nako, hindi nyo lang alam kung gaano ka-excited yung mga bata. Kami rin po. Excited po kami. Excited din kami. Paano kaya to? Bakit to? Eh, kasi inuutusan ako ng head ng center. Kailangan kong puntahan ka agad. Babalik na lang kami. Mga anong oras ho kayo makakabalik? Eh, siguro mga isa o dalawang oras andito na kami. Hindi ho ba pwede na pagkatapos na lang ho ng party? Ay, urgent kasi. Edi, iwan nyo na ho sa amin yung mga bata. Iwan, iwan lang tayo. Kaya natin yan, pre. Maliwanag na ho. Baka hindi nyo kaya ang mga bata. Hindi ho. Deo, kaya po namin. Kaya. Sigurado ba kayo? Aba. Macho. Macho sila eh. Macho siya eh. Papasukin ko. Please! At least konti na lang. Pasok na kayo! Kasi pumunta tayo dito eh. Ano problema mo? Libreng apat kain dito tapos may regalo pa. Tapos ang kikit nila, no? Ikaw ang arte mo talaga. Hindi ka lang kasi ako maganda. Ikaw, pangit. Ikaw, tatamaan ka na sa akin. Kayong dalawa talaga. Kaya nga tayo nandito para magsaya tapos kayong dalawa nag-aaway. Saka pa, magkampihan nga kayong dalawa. Umupo ka muna. Deserve na namin. Oo, oh, kaya baya. Kaya baya. Gusto ko eh. Ano nga, upo ka muna para bigyan namin sa inyo lahat. Oh, eh gusto ko, di ba papakainin niya rin naman kami? Halika na, kain na tayo! Halika muna! Apo na kayo! Tapos ka na! Tapos kami! Patay na talaga ako kay Grandma. Tonzi, isipin niyan. Alam mo, ang hope lang natin, eh, bago dumating si Grandma mo, eh, maayos natin to. Malinis na. Paano kung hindi sila umalis agad? Tonzi. Okay. Sabi ni Miss Marjorie, alis na lang daw siya ng isang oras. Eh, babalik agad yun. Pagkatapos yung para, tapos na lahat. Okay? Ano? Alam mo, Tonzi, dapat sila na rin paglinis mo mga apartment. Ito mo, ang gulo-gulo nila. Ano ka ba, bata yan? Puro na lang negative remarks na rin ko sa'yo, ha? Wala nga, wala. Eh, parang ka negative naman talaga itong outcome na itong party na ito, eh. Bakit siya ako naman? Sensya na kayo, ha? Parang bakit naging ganyan yan? Alam mo, pare, cool lang tayo, ha? Dapat hindi tayo negative thinkers, pare. Dapat positive thinkers tayo mo lang, ha? Okay? Oo nga naman. Alam mo, sigurado naman ako lahat tayo. Gusto mo maging itong party na ito at mapaligaya itong mga bata, di ba? Bakit? Mayroon akong paraan. Oh.
ba ikaw yung leader dito? Oo, may reklamo. magtatanong lang sana ako sa'yo. Ano yun? Gusto niyo ba mag-party? Party naman ah, di ba masaya? Oo nga, masaya. Pero di ba mas maganda kung lahat tayo eh, hindi masyado maglilikot at manggugulo, di ba? Anong gusto mong gawin namin? Umupo sa isang tabi? Hindi naman sa ganun, pero di ba mas maganda kung lahat tayo magbe-behave. Tapos pag-behave kayo lahat, lahat ng gifts na yun, nakita mo yun? Ibibigay namin sa inyo yun. Tapos mag-games tayo. Kapag sino nanalo doon, bibigyan namin ng prizes, di ba? Welcome sa Christmas party! Welcome sa Christmas party! Maganda ako ng games para sa inyo! Maganda ako ng games para sa inyo! Ano ka ba? Ano ka ba? Alam mo, buti pa, umupo ka na bago pa mag-alit sa'yo. Game na! O tara, game na! Beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at 5 and 10, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. Sturdy. Sana ngayon taon na to, madinig mo na ako. Diba, sumulat pa ako sa'yo, diba? Siguro, hindi mo natanggap yung sinulat ko. Pero okay lang. Madami ding batang humihiling sa'yo. Hindi na ako hihingi sa'yo ang bagong damit, bagong sapatos, o bagong daruan. Alam niyo po, namatay na po ang nanay ko. Ang tatay ko naman po, iniwanan na po ako. Sana po, may umampo na po sa akin. Chonchon, dali! Sali tayo sa laro, malaki daw ang premyo. Sige, halika na! From a dark and frosted window, a child. Ay, saan ang galing? Dyan lang. Junjun, sorry nga pala kung naging barata ko, ah. Saka kung nagka-topak na naman ako kanina. Okay lang yun. Kaya nga kita best friend, di ba? Kasi tinanggap ko na may topak ako. Tinanggap din kita na may topak, ha? Nga pong manawal. Totoo naman. Nasaan na yung regalo ko? Ito, 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 ito. Yan. Ay, ba? Up here. Oh, 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 alin na kayo, alin na kayo. Alin na kayo. Wala. Oh, ang bilis ah. Ano sa'yo? Oh, sige na to. Wakan ka na. Yan, yan. Yan, wakanin mo.
ano, yung... Ano ba yun? Yung maliit na makulit na bata? Ah, si Mayi. Yun! Alam mo ba kung saan nagpunta? Ah, nandun sa gate. Hinahanap si Miss Marjorie. Ikaw kasi pinahiya mo siya. Eh kasi... Umiinit yung ulo ko eh. Kasi ang kulit niya eh. Tama ba yung ginawa mo? Bakit ka nag-iisa? Pasensya ka na kanina, ha? Kasi, umiinit lang talaga yung ulo sa inyo. Makukulit kami. Medyo. Nakulitan din yung nanay ko sa akin. Ako, hindi naman siguro totoo yun. Totoo naman eh, ayaw niya sa akin. Pero siyempre, mahal ka rin ng mami mo, di ba? Nanay mo magmamahal sa akin. Malamaliit pa ako, nanay mo magmamahal sa akin. Simula ngayon, may nagmamahal na sa'yo. Gawa ng Christmas party. Ingitin nyo lang kami. Ha? Hingin namin kayo iniingit. Gusto nga namin i-share sa inyo kung ano yung meron kami. Oo nga, at saka, alam mo, hindi namin naging kasalanan kung bakit ang ganda ng buhay namin. At saka, hindi naman namin isinasarili. I-share namin to sa mga tao. Gahit. Pagkatapos ng Pasko, kakalimutan nyo na kami. Lagi namin kayo bibisitahin, ha? Bustahan? 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 Oo! Oh, magkala busta mo? Saya mo. Wala. Naisip ko lang kasi na kahit pala dito yung daddy ko, maswerte ako. Kasi di ba nasa malayong lugar siya para magtrabaho. Tapos, para sa akin yun. Swerte talaga kasi lahat ng kailangan natin binibigay nila. Kaya lang kailangan natin mag-sacrifice na hindi sila masyadong makasama. At meron pa kasi sinatutunan. Ano naman yun? Na masarap talaga yung feel na makakapagpasaya ka ng ibang tao. Oo, hindi ka ito pagpapalit sa Christmas shopping. Are you sure? Bakit parang ang gulo-gulo? Kasi masyadong na-excite yung mga kids sa game sa pin-repair natin eh. Alam mo, magpagaling ka na lang. Thank you, ha? Ah, okay. Sige, tatawag na lang ulit ako para kamustahin kayo. Ingat. Thanks, bye.
Chestnuts roasting on an open fire. Tonsil? I'm sorry, oh, Grandma, because I really shouldn't have used your house without permission. Kung paparusahan niyo po ako, or if you're gonna disown me, maintindihan ko na po yun. Ba't ko namang gagawin yun? Because I ruined your house. Ah, yun na naman yun. At least ginamit mo aking bahay for something good. You mean you're not angry po? No, why should I be? You and your friends is something good and noble. Ba't naman ako magagalit dahil meron kayong magandang ginawa? Po, Grandma? Of course, iho. Thank you, po. Salamat, ha? Naginamit niyo ang bahay ko para sa party niyo. At least, alam ko na ngayon that my grandson chose his friends very well. You're welcome, po. Sa mga binigay niyong regalo, kami rin po may ihahandog. 1, 2, 3, go! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way! Proud talaga ka to have friends like Jelay, Junjun, Tonsi, Borg, at syempre si Kuya. Kasi ang dami namin pinagdaanan bago mabuo ang Christmas party namin. Tapos, nagkasakit pa ako. Hindi na nga ako naka-attend eh. I'm so happy to know that everything turned out fine. Ayaw pa nilang ipaalam sa akin kasi makalami nung na-stress out. Pero sabi nga nila, all is well that ends well. Hindi naman pinagalitan ni Grandma si Tonsi kahit the whole time, worried si Tonsi. Si Jelay at si Junjun naman, akala nila, hindi worth ang pagtulong sa mga kids. Pero sila pa pala ang mas nag-enjoy. Si Kuya at si Borge naman, ayaw rin ang una. Pero sila parang naging responsible para matuloy ang party. At higit sa lahat, ang greatest achievement namin ay siguro yung nakapagpasiya kami ng kapwa naming bata. Kahit ngayong Pasko lang ito. Sorry, pero handmade lang yan. Borge, okay na to sa akin. Tsaka alam ko naman pinaghirapan mo to. At kita mo naman, oh, mukhang galing pa sa puso mo. Oo naman. Alam nyo, iba pa rin pagka ginawa nyo ang sarili ng regalo. Dahil ito ay nakakasiguro na pinaghirapan nyo at galing sa puso nyo ang ginawa nyo ng regalo nyo. Oo naman. Alam nyo, hindi importante kung gano'ng kalaki ang regalo o kung ano yung nasa loob. Ang importante, dapat ang regalo ay galing sa loob. Yeah. Yeah. Pare, ito na sa'yo. Eh, pare, pasaya mo muna. Yeah lang. Rolling, 5, 4, 3, 2, action! Hoy, Ronnie, okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? For a sleigh ride together with you outside the snow.